Naniniwala ka ba na ang Quran ay salita ng Panginoon Diyos? O kaya ito po ay isang aklat na galing po mismo kay Allah? Sa video pong ito ay atin pong tatalakayin ang mga kamalian at kontradiksyon ng Quran. Ngayon, ano-ano po ang mga kamalian at kontradiksyon na mababasa po natin sa loob ng Quran? Ang una, yun pong pagtuturo ng Quran kung gaano ba talaga katagal na nilikha ni Allah ang sanglibutan. Sa totoo lang po mga minamahal, isa po sa pinakamagulong katuruan na itinuturo ng Quran ay kung gaano po katagal nilikha ng Diyos o ni Allah ang sanglibutan. Halimbawa po, mababasa po natin dito po sa sura 41, ang talata po ay 9 hanggang 12. Sabihin, kayo ba ay hindi naniniwala sa kanya na siyang lumikha sa kalupaan sa loob ng 2 araw? At kayo ay nag-aakibat sa kanya ng mga kapantay? Iyan ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha at kanyang inilagay doon sa lupa ang matatag na bundok na nakatirik sa ibabaw nito. At ito ang kanyang pinagpala at doon ay sinukat ang kabuhayan nito ng mga nilikha sa loob ng 4 araw ng magkakapantay. Ito ay para sa kaalaman ng mga nagtatanong. Pagkaraan, siya ay pumaitaas sa dako ng kalangitan habang ito ay usok pa lamang. At kanyang sinabi rito sa langit at sa lupa, humayo kayong 2 ng kusa o ng sapilitan. At sila ang langit at lupa ay nagsabi, kami ay humayo ng may pagkukusa. Kanyang binuong ganap ang mga ito bilang 7 kalangitan sa loob ng 2 araw. At ipinagkaloob sa bawat langit ang sariling kautusan nito. At aming pinalamutian ang pinakamababang langit ng mga lampara, mga bituin, bilang bantay laban sa mga demonyo. Iyan ang takda ng ganap na makapangyarihan, ang maalam. Sana po napansin po ninyo yung sura po na ating binasa. Isa-isahin po natin para po maging malinaw. Ang tanong po natin, gaano po katagal na nilikha ng Allah ayon sa Quran ang sanlibutan? Dito po may binabanggit sa verse 9, binanggit po na ang kalupaan ay nilalang daw ni Allah sa loob ng 2 araw. At pagkatapos daw po ng 2 araw, ay nilalang naman daw po ni Allah yun pong mga nilikha sa ibabaw ng lupa kagaya ng mga kabundukan sa loob ng 4 araw. Sa makatuwid ay bumibilang na po dito ng 6 araw mula po ng likhain ni Allah yun daw pong sangkalupaan at kasama po yung mga makikita sa ibabaw nito. 2 araw sa sangkalupaan at pagkatapos ay 4 araw na sunod pa para likhain naman yung mga makikita sa ibabaw ng lupa. Sa verse 11 naman ay binabanggit na matapos likhain ni Allah yung sangkalupaan sa loob ng 6 araw ay makikita po na hindi niya pa po nilalalang ang sangkalangitan. Ang sabi nga po dito sa verse 11, ang langit ay usok pa lamang. At pagdating naman po sa verse 12, ay naglaan pa siya ng 2 araw para lalangin naman po yung sangkalangitan. At ayon po sa talata na ating binasa, yun daw pong sangkalangitan, ito daw po ay mayroong 7 langit. At yung pinakamababang langit o yung unang langit, dito naman po ay inilagay ang mga bituin. Kaya kung susumahin po natin ang lahat, 2 araw po nilalang ang lupa. Then sumunod na merong 4 araw na idinagdag, bali 6, nilalang naman daw po ni Allah yung mga makikita sa ibabaw ng lupa, kagaya ng mga kabundukan. Then after po ng 6 days, ay nagdagdag pa po siya ng 2 araw para lalangin naman po yung sangkalangitan na meron nga pong 7 langit. Na dito naman po sa unang langit ay binabanggit na nilalang naman po yung mga bituin. Kaya kung susumahin po lahat, overall ay nilikha ni Allah ang sangkalangitan at sangkalupaan sa loob ng 8 araw. Eh bakit po umabot ng 8 araw? Sapagkat sa pang-6 na araw
ay hindi pa po nalalalang ang kalangitan. Kaya nagdagdag pa po siya ng another na 2 araw upang malikha yung 7 langit at yung unang langit nga po, dito po nalalang ang mga bituin. Pero ang tanong, tama po ba yung ganitong pagkaunawa? Tama po ba yung nakalagay dito po sa sura na ating binasa? Pansinin naman po ninyo mga minamahal, dito po sa isang sura ay nagpapakita ng kaiba sa itinala sa unang sura na ating binasa. Dito po sa sura, sa 7, ang talata po ay 54. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay ang ala na siyang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan sa loob ng 6 na araw. Napansin niyo po ba yung pagkakaiba? Dito po sa unang sura na ating binasa, binanggit po, umabot po ng 8 araw bago po malikha ni Allah ang sangkalangitan at sangkalupaan. Samantalang dito naman po sa sura, sa 7, ang talata po ay 54, hindi po 8 araw, kundi sa loob lamang po ng 6 na araw ay nalikha na daw ni Allah ang sangkalangitan at sangkalupaan. Ang sabi nga po, kung babasahin natin, katotohanan, ang inyong Panginoon ay ang ala. Siya anya ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan sa loob ng 6 na araw. Kaya ang tanong po natin sa talata po na ito, ilang araw po ba nilikha ni ala ang sangkalangitan at ang sangkalupaan? Nilikha ba to ni ala sa loob ng 6 na araw? O sa loob ng 8 araw? Bakit mababasa natin dito sa isang sura ay 8 araw na nilikha ni Allah ang mga langit at lupa, samantalang dito naman po sa isang sura ay mababasa na hindi po 8 araw kundi 6 na araw lamang? Ito po ay matibay na katunayan na kamalian ng Quran, o ang Quran ay hindi tunay na salita ng Allah. Ito po ay hindi tunay na salita ng Diyos, sapagkat pagdating pa lamang sa bilang kung ilang araw nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ay hindi na po consistent ang Quran. Subalit kung ang Biblia naman po ang ating pagbabatayan, tayo ba pahihirapan ng Bible para malaman kung ilang araw nilikha ng Diyos ang sangkalangitan at sangkalupaan? Pakinggan po ninyo, dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata po ay 1-4. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang 7th araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga sa 7th araw sa madlang gawang ginawa niya. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw, at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Nang likhain noong araw, nagawin ng Panginoon Diyos ang lupa't langit. Kung mapapansin nyo po, ay ibang-iba po yung pagtatala ng Biblia. Palibasay, ito talaga ang tunay na salita ng Diyos. Hindi po tayo pinahihirapan kung gusto nating malaman gaano ba katagal na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang sabi nga po sa talata na ating binasa, kung atin pong babalikan, ay sa loob po ng 6 na araw ay natapos na ng Diyos likhain ang langit at ang lupa. At pagdating ng 7th araw, siya po ay nagpahinga. At ang araw na ito ay kanyang ipinangilin, itinangi, at ginawang banal. Kaya madali pong maunawaan, ayon sa Bible, kung gaano katagal nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi kagaya ng Quran, napakagulo kung paano mo malalaman sa Quran kung gaano katagal na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya po kami mga Kristiyano, hindi po sa amin mahirap para malaman kung gaano katagal nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, ayon po sa Panginoong Jesucristo, ano po ang layunin? Bakit po ang ating Panginoon Diyos ay itinangi niya yung 7th araw o kanyang ipinangilin? Pakinggan po ninyo, dito po sa aklat ng Marcos, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ito po yung itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Upang hindi ka maligaw, upang hindi ka magkamali, hindi ka mahulog sa pagiging ateista para masabi na hindi nilikha ng Diyos o walang Diyos na lumikha. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nilikha daw ng Diyos ang araw ng Sabat para
sa tao. Ibig sabihin ay hindi po nilalang ng Diyos yung araw ng Sabat partikular sa isang lahi, kundi ayon sa Panginoong Jesucristo, ginawa daw ang Sabat ng dahil sa tao. Ang pangalawang kamalian naman po na makikita po natin sa Quran ay yung aral po nito kung alin po yung naunang nilikha ni Allah. Kung ang langit po ba o ang lupa. Halimbawa po, babasa po ako ng isang sura. Sa 2 ang talata po ay 29. Siya ang lumikha para sa iyo ng lahat ng anumang nasa kalupaan. Pagkaraan, siya ay pumaitaas sa kalangitan sa paraang angkop sa kanyang kadakilaan. At kanyang ginawa ang mga ito na 7 kalangitan. At siya ang lubos na nakababatid sa bawat bagay. Kung mapapansin niyo po mga minamahal, dito po sa sura po na ating binasa, ang sabi po, ginamit yung salitang pagkaraan. Pagkatapos maganap yung isang event na ginawa ni Allah. Ano po ba yung event na ginawa ni Allah? Ang sabi po sa sura na ito, siya ang lumikha para sa iyo ng lahat ng anumang nangasa kalupaan. Ibig sabihin, matapos daw pong likain ni Allah yung sangkalupaan, ang sunod na statement, pagkaraan, siya ay pumaitaas sa kalangitan sa paraang angkop sa kanyang kadakilaan. At kanyang ginawa ang mga ito na 7 kalangitan. Dito makikita po natin na ang nauna pong nilikha ni Allah ay yung sangkalupaan. At ang sabi nga po, matapos likain yung sangkalupaan, pagkaraan nito, pumaitaas daw si Allah ayon sa kanyang kaluwalhatian at sa kanya po nilikha ang 7 kalangitan. Sa mga tuwid, ayon po sa sura na ito, ang una daw na nilikha ni Allah ay ang sangkalupaan, sumunod ang sangkalangitan. Subalit, pagka binasa naman natin dito po sa isang sura, 79, ang talata po ay 27 hanggang 30. Kayo ba, tao, ay higit na mahirap likhain o ang kalangitan na kanyang itinayo? Kanyang itinayo ang itaas na bahagi ng langit nito at kanyang binigyan ng tamang kaayusan o sukat ito at kanyang pinadilim ang gabi nito at inilabas ang liwanag nito at pagkatapos niyan, kanyang inilatag ang kalupaan ng malawak. Napansin niyo po ba yung pagkakaiba ng dalawang statement na ito? Doon po sa unang sura na ating binasa ay nilikha daw ni Allah yung sangkalupaan at pagkatapos nito ay pumaita siya sa langit sa kanya ginawa yung 7 sangkalangitan. Pero dito naman po sa ating binasa ay pinapakita na una niya daw nilikha yung sangkalangitan at pagkatapos nito sa kanya daw inilatag ang sangkalupaan. Kalupaan. Kaya ang tanong po natin mga minamahal ay alin po ba talaga ang nauna? Nauna po ba yung sangkalupaan at pagkatapos ay sa kanilika ang sangkalangitan? O nauna muna yung sangkalangitan at pagkatapos ay nilikha naman ang sangkalupaan? Napaka-inconsistent ng pahayag na ito. Makikita po dito lutang na lutang yung kontradiksyon ng Quran. Hindi niya maunawaan o hindi niya maipakita kung alin talaga ang unang nilalang. Kung ang lupa ba talaga bago ang langit o ang langit muna bago ang lupa. Isang matibay na katunayan na ito pong Quran na pinaniniwalaan ng milyon-milyong mga Muslim ay hindi tunay na salita ni Allah, kundi ito'y gawang tao lamang. Ang pangatlong kamalian naman po mga minamahal o kontradiksyon na makikita po natin sa loob ng Quran ay yung aral po nito kung sino po ba talaga ang unang Muslim. Dito po sa sura, sa 7, ang talata po ay 143. So when his Lord appeared to the mountain, he made it collapse to dust, and Musa fell down unconscious. Then when he recovered his senses, he said, "Glory be to you. I turn to you in repentance, and I am the first of the believers." Sana po ay napansin po ninyo yung sura po na ating binasa. Ayon nga po dito sa sura na ito, si Musa daw o si Moises ay siya daw po yung unang believer ng ating Panginoon Diyos o ni Allah. Ayon po sa sura po na ating binasa, si Musa daw po o si Moises, nung makita niya daw po na ginawang abo ni Allah yung pong mountain, ang nangyari sa kanya ay nawala daw po siya sa ulirat.
At nung bumalik po yung kanyang ulirat, dito po ay humanga siya sa Panginoon at pinuri niya ang ating Panginoon Diyos. At ang sabi niya, "Glory be to you, I turn to you in repentance, and I am the first of the believers." Dito po ay pinapakita na ayon po kay Musa o kay Moises, siya daw po yung unang believers o yung unang Muslim. Pero po pag binasa natin mga minamahal, dito po sa isang sura, sa 2 ang talata po ay 131, ay pinapakita po ang kaibahan sa unang sura na ating binasa. Ang sabi po ay ganito, "When his Lord said to him, 'Submit, be a Muslim,' he said, 'I have submitted myself as a Muslim to the Lord of the Alamin, mankind, jinns, and all that exists.'" Ayon naman po dito sa isang sura na ito, ay pinabubulaanan yung unang binasa natin na si Musa daw o si Moises yung unang believers ni Allah o yung unang Muslim. Ang sabi po dito, si Abraham daw yung naunang nag-submit o naging Muslim, hindi po si Musa o si Moises. Ang sabi po sa isang sura ay si Moises daw po yung unang believers. Samantalang dito naman po sa sura na ito ay pinapakita na si Abraham naman po yung unang nag-submit o believers. Ito po mga minamahal ay isang matibay po na katunayan na ito pong Quran, hindi po talaga ito salita ni Allah. Sapagkat makikita po dito ang sandamakmak na mga kontradiksyon. Ang pang-apat naman po na kamalian na mababasa po sa loob ng Quran ay kung sino po ba talaga ang unang propeta na isinugo po ni Allah doon po sa Arabia. Dito po sa sura, sa 28, ang talata po ay 46, ganito po yung kasagutan sa atin. "At ikaw, O Muhammad, ay wala sa paanan ng Tur, bundok, nang kami ay manawagan noon kay Moises. Ngunit ikaw ay ipinadala bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang ikaw ay magbigay babala sa mamamayan na wala pang tagapagbabalang dumating na nauna sa iyo, upang sakali sila ay mapaalalahanan." Dito po sa sura na ating binasa ay ipinapakita na ang sabi po si Muhammad daw po ay isinugo po doon sa kanyang mga mamamayan o sa Arabia. At ang sabi po sa sura na ito ay wala pa daw na nauna kay Muhammad na isinugo ang Allah para maging tagapagbigay babala o isang propeta sa kanila. Subalit ang pahayag na ito ay hindi po sinasang-ayunan. Dito po sa sura, sa 2 ang talata po ay 125. "At banggitin mo ng aming ginawa ang bahay dalanginan, ang Kaaba, bilang pook ng pagbabalik, kanlungan at paggalaw para sa sangkatauhan at sa isang pook ng kaligtasan. At iyong itinuring mula sa katayuan ni Abraham ang isang pook ng dalanginan. At aming iniatas kina Abraham at Ishmael na kanilang pangasiwaan ito at naghabilin, 'Iyong dalisayin ang aking bahay dalanginan para sa mga nagsisiikot dito at sa mga nananatili rito sa pagsamba at sa mga nagsisiyoko at sa nagpapatira pa sa nagdarasal.'" Dito po sa sura na ating binasa ay pinatutunayan na hindi po si Muhammad yung unang sinugo ni Allah na tagapagbigay babala doon po sa kanyang mamamayan o sa Arabia, kundi si Abraham at ang kanyang anak. Ang sabi nga po dito daw po sa Arabia ay itinayo ni Abraham kasama yung kanyang anak na si Ismael ang Kaaba. Yung Kaaba po, makikita po ito doon sa Arabia. Hindi naman po maitatayo ni Abraham yung pong Kaaba sa Arabia malibang hindi siya isinugo dito. At dito po makikita na ang sabi sa pamamagitan daw ng Kaaba na itinayo ni Abraham ay magkakaroon ng pagkakataon daw di umano na makapagbalik loob yung pong mga hindi mga Arabo. Sa makatwit, yun pong pagsusugo po kay Muhammad na sinasabing siya po ay naunang isinugo sa kanyang mga mamamayan, ito po ay walang katotohanan. Sapagkat yun pong pagsusugo ng Diyos kay Abraham, ang sabi nga po dito ay pinangasiwaan ni Abraham yung pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Sa makatwid ay may pagbimisyon na rin po dito si Abraham sa pamamagitan nga po ng kanyang pangangasiwa ukol sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos ay nakapagbabalik loob yun pong mga tao
o mga mamamayan dito. Sa makatwid ay iba po yung nakalagay sa sura na ito. Doon po sa unang sura na ating binasa ay si Muhammad daw po yung isinugo sa kanyang mamamayan at wala daw pong naunang propeta sa kanya. Samantalang dito po sa sura na ito ay pinatutunayan bago pa po si Muhammad ay nauna na po si Abraham. At sa pamamagitan niya po ng Kaaba na itinayo ni Abraham ay maaari daw di umano na makapagbalik loob ang mga mamamayan o maging mga Muslim. Ang panglima naman po na kamalian na mababasa po sa loob ng Quran ay yung aral po nito na kung may kapatawaran daw po ba yung pagtatambal kay Allah o wala. Dito po sa isang sura, mababasa po natin ang isang katotohanan o sumasagot sa ganyang katanungan. Sa sura 4, ang talata po ay 48. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa kanya. Ngunit kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa sino mang kanyang nais. At sino man ang magtambal ng iba sa Allah, katiyakan, siya ay nakalubid ng isang napakalaking kasalanan. Ayon po dito sa sura na ating binasa ay pinatutunayan na yung pagtatambal daw o yung paggawa ng Diyos maliban pa kay Allah, pagkilala ng ibang Diyos maliban pa sa kanya, ito daw po ay walang kapatawaran. Katunayan, ang banggit sa ibaba sa talata na ating binasa, yun daw pagtatambal kay Allah, hindi niya daw po ito pinapatawad. Yung pinapatawad niya daw po ay yung kasalanan na mas mababa kaysa sa bagay na ito. So balik pag binasa naman po natin dito po sa isang sura ay pinabubulaan na naman yung ganitong pahayag. Dito po sa sura, sa 4 ang talata po ay 153. At pagkaraan ay kanilang kinuha ang guya bilang Diyos. Pagkaraang dumating sa kanila ang mga malilinaw na katibayan at iyan ay aming pinatawad at aming ipinagkaloob kay Moises ang isang malinaw na batayan. Ayon po dito sa sura na ating binasa na yung mga Israelita daw ay nagtambal ng ibang Diyos maliban pa kay Allah. At ang sabi nga po dito, yun daw guya ay ginawa nilang ibang Diyos. Pero ang sabi po dito sa talata na ating binasa, yun daw kasalanan na iyon ay ipinatawad sa kanila. Dito makikita mo yung kontrahan. Sa unang sura, hindi daw po pinapatawad ni Allah yung pagtatambal. Samantalang dito naman, ay pinatawad yung mga Israelita na nagtambal ng ibang Diyos. Kitang-kita po yung kontradiksyon sa talatang ito. Isa pong matibay na katunayan na yung Quran ay hindi po tunay na salita ni Allah, hindi po tunay na salita ng Diyos, kundi gawang tao lamang na nangopya sa Biblia. Ito po mga kaibigan ay ilan pa lamang po sa mga kontradiksyon o kamalian na mababasa po sa loob ng Quran. Sa ibang pagkakataon ay tatalakayin pa natin ang ibang mga kontradiksyon. Subalit ako po, mami na mahal, ay naniniwala na sapat po ang mga bagay na ito upang makapag-decide ang isang nagbabasa ng Quran na ang Quran na ito ay hindi tunay na galing kay Allah kundi ipinalalagay lamang o pinalalabas lamang ng mga Muslim na nagtuturo ng Quran na ito'y salita ni Allah subalit sa katotohanan ay hindi po ito isang aklat na galing kay Allah. Sana po ay naging maliwanag po sa inyo ang atin pong tinalakay. Hanggang dito po, magandang araw. Pagpalain po tayong lahat.